guys, welcome back for another video. So for today's video, didiscuss ko to sa inyo tong si Epic Kingdom. So, itong si Epic Kingdom ay naka-oracle pong kanyang rewards. At ang ibig pong sabihin ng oracle is hindi po nagbabago ang kanyang presyo. At kung ano pong nakalagay, yun lang ang makukuha mo, no? So, same as the ano, no? Equivalent to the value of their token. So, kung ilan ko nari, 10 USD, edi 10 USD yung reward sa iyo. So, kahit mag-iba pa yung price ng token nila, so, still, 10 USD pa rin makukuha mo. So, Epic Kingdom NFT, isa siyang adventure game, at may combine siya ng idle RPG and action RPG with a bit of an epic classic style with many NFT collections. So, ayan. So, they are built on blockchain of BSC, Solana, Avalanche, and Cosmos. So, they are a multi-platform, guys. So, ang token nga po nila is EKT tokens and ang high value NFTs like hero and equipment. So, ayan. So, bali dito guys, low cost entry po, 15 USD, pwede ka na maka-start. So, ito naman yung game mode. So, bali guys, ang starting nyo dito is about 50 USD. So, they have kind of adventure, PvP arena at guild wars. So, napaka-unique, diba? So, ito naman guys, sa kanyang mga NFTs. So, medyo magandang kanyang NFTs, lalo na mga itsura nito. As you can see guys, ito yung mga NFTs niya. Plus dito guys, makikita mo ang kanyang gameplay, no? At ito yung gameplay po niya. So, ito po yung kanyang video. At dito naman guys, ito yung ano niya. So, meron siyang mainland. So, ito yung mainland niya. Ito naman yung mint NFT. So, 15 USD. Tapos ito namang times TV chest is 42 USD. And kailangan nyo bumili rin ng barracks. Plus dito naman guys, ito naman yung mga mapa nila. Tapos ito naman yung barracks nila. So, pwede mo i-add yung hero at hero, ha? Tapos ito naman yung ano, arena mode. Tapos ito naman yung guild war niya. So ito naman ang game economic. At makikita mo yung graph dito. So ibig sabihin guys, ito yung way kung paano maka-play, maka-start dito sa game niya. At syempre ito naman ang roadmap niya. So tapos na po ang quarter 1 2022. Tapos quarter 2 naman, tapos na rin po. And now they are on quarter 3 na. So plus dito guys, magkakaimpat sila dito guys ng ano, mga ano dito, no? This token on pancake swap. So, kailangan pa nila magpalis. Ito, launch game. So, wala pa siguro guys na ano, no? Wala pa yung game, mo. So, as of now, hindi pa available yung game niya. So, parang beta testing pa lang nakalagay. So, boss hunted. Ayan, marketplace. So, wala pa to. Pati tong staking, launch game. So, I think they are still on IDO, no? So, nagpapa whitelist pa lang sila ngayon. Whitelisting on IDO. After that, ililist yung token sa pancake swap. So, dito sa quarter 3, marketing push. DAO development, metaverse development, tas quarter 2022, quest system launch, PvP launch, guild system development, and multi-chain build. So ito naman ang kanyang partner investor. So ito yung partner niya, si Binance Smart Chain, Chainlink, Pinksale, CoinMarketCap, ito namang Dex Tools, Pucoin, and PancakeSwap. So lahat ito mga investors and partners nila. So ito naman ang core team guys. As you can see, kompleto sila. So madami sila dito. And still guys, wala naman siyang ano dito, information, no? So, wala siyang information na nakalagay dito. So, ingat pa rin tayo. So, before ko i-proceed, so disclaimer nga lang po, hindi po isa financial advisor. Nag-review lang po ako ng NFT projects para may pagpipilian tayo sa ating mga paglalaroan o kaya mga investment decisions, no? At dito naman guys, KYC and audit. So, they are now audited and KYC'd by Contract Checker. So, as you can see guys, the Contract Checker app. Tapos ito naman yung kanyang result. So, balik ko dito tayo dito sa Epic Kingdom. So, ito yung mga social medias niya. So, ayan po yung mga ano niya. Social medias. So, pwede nyo basahin. Tapos, punta tayo dito sa pinaka-top and basahin natin yung kanyang white paper. So, ito naman guys, ang kanyang white paper. Introduction, Epic Kingdom NFT is an adventure game that combines idle RPG and action RPG. So, ito na-mention ko. Tapos, ito naman guys, ang kanyang heroes, characters. Ito naman yung kanyang rarities. Ito naman yung kanyang stats. So, dito guys, sa rarities, meron siya 51% na rate para sa common with a minimum power of 100 and max power of 200. So dito naman guys, sa super legend 0.1% with a minimum power of 5,000 and 10,000 maximum power and the win rate bonus. So meron siyang win rate bonus dito guys. Plus here guys, this is their barrack. So their price is 10 BUSD. So lahat ng mga ito 10 BUSD po. So dito naman guys, ang kanyang equipment. So ito yung mga equipments niya. Ito naman yung game mode niya, adventure, arena, guild wars. So ito yung mga information niya. So ito naman yung game economic, like what I mentioned earlier. Ito namang marketplace. Ayan, no? So ito naman yung ano guys. So 70% of this fee will be returned to the reward pool, 30% will be taken as a server maintenance fee for the developer also.
So ito naman ay Ecobalance Oracle. So far, ayan, big problem game Piyas encountered its inflation economic imbalance in the game, and there are no fairness between new and old investors. So after learning the previous gameplay series, I have identified the mistakes and improved them through the Ecobalance Oracle system. So ito naman guys ang kanyang Oracle system. So meron silang sariling Oracle system dito. Tapos dito naman guys, ito naman yung value. So sell tax is 0% minimum with a normal of 5% and a maximum of 15%. And the sell tax back to reward pool is 2.5% sa normal and 7.5% sa maximum. So ito naman hero power reduction 2% sa minimum. Marketplace tax is 5%. Tas normal is 15% and maximum is 20%, 3.3% sa hero power reduction and 4% sa maximum. So here's their tokenomics guys. So they have a 10 million supply of EKD. So mababa lang po ang kanyang token supply dito. Tas 2.5% allocation for private sale, 10% sa public sale, 7% sa liquidity, play to earn reward is 55%. So medyo maganda guys. At marketing is 15%, 5% sa reserver, 2% sa airdrop, and 3.5% sa staking rewards. So no team tokens. So wala silang team tokens guys. So meaning to say, wala silang allocation na nila. Except, dun lang sila kukuha ng sa BUSD, sa Bavax na for maintenance purposes. EKD token, here's their EKD token. 0 to 15% sell tax. Starting at 4% will be based on Oracle. Back to reward pool, liquidity pool, you can trade EKD on PancakeSwap. So ito po guys, ang kanyang EKD token. Ito naman ang kanyang IDO, so coming soon pa po. So right now guys, whitelisting na po sila. So if you want to join guys, feel free to do so, and pwede nyo naman i-join sa kanilang social medias yan. So ito yung mga proofs niya, tapos ito yung roadmap. Tapos ito naman guys, social community. So here it is guys, so punta tayo sa Telegram. Ito yung global chat niya guys, punta tayo dito sa Epic Kingdom global chat. So we're gonna go here guys. And right now guys, switch tayo sa isa nating account no. Papakita ko ito sa inyong lahat. So punta tayo dito sa may Epic Kingdom. So punta tayo sa Epic Kingdom guys. So kung wala dito, punta tayo dito, tabi natin. Ito. So nandito guys si Epic Kingdom NFT. So ito guys, meron silang airdrop campaign here. So meron silang airdrop of 10.5 EKD token. Ayan. Tas total airdrop of 90.5. So 90,500 siguro to. So madami silang airdrop dito guys for all of you po. So if you want to join guys, feel free to do so, and welcome naman kayo mag-join dito. So ayun lang naman guys ang ko dito guys sa So medyo maganda naman na naka-oracle po ang kanyang rewards dito. Para naman no mas mano dito, at wala rin silang allocation. So unless doon lang sila kukuha sa my sale nila sa kanyang Bavax sale, sa kanyang sale sa Bavax. So once na gagamitin nilang BUSD for their maintenance dito sa website. So yun lang guys, and thank you again guys for watching, and see you again guys on the next video, and goodbye po sa inyo lahat.